Chinese ko at Doc Willio. Sino sa BBM Sara kayo, sir? Yes. Ayan, bakit po? Hindi po malalaman, sir. Gusto lang ako wala, pero yun ang yung pang malakad naman po. Ayan. Thank you. Sige po, tuloy po ang TikTok. Enjoy po sa ating Manila Bay. Kaya po, sir. Oh, dito po ba kayo masorbe? Sure na, sure. Ayan, parang alam na to. Alam na to. Parang halata sa ngiti ni sir. Alam, sabi ni sir, may day nyo na tayo para pag may day tayo, may day nyo na. Okay, sir, ito po ang tanong. Kung sa dalawang tandem na to, sino po yung natutusuan? BBM sa Sara or Mayor Esco at Doc Willio? Sino sa dalawang tandem ang dati sa inyo? Bongbong Marcos. Alam na yan. Halata sa ngiti. Ay, para sa akin kasi, hindi naman kasi ako naniniwala sa mga sabi-sabi o yung sabi sa libro. Simula mata ko, estudyante pa lang ako, nag-aaral ako. Hindi ako naniniwala na yung mga Marcos, magnanakaw. Kung ano nakalagay sa libro, libre ko yung naniniwala. Pero sir, ano po ba yung mga nababasa niyo sa libro? Yung pagiging diktador niya. Diktador niya ng high school. Yung mga diktador. Kasi sa libro, kahit sa elementar kayo, yun naman talaga nakalagay. Pero hindi ako naniniwala doon. Para sa akin, mas maging thank you yung mga taong nakaranas noon. Para sa akin, kasi para sa akin, mas gusto kong maranasin yun. Yung gusto kong maranasan yung pamumuno ng mga Marcos. Kasi para sa akin naman, hindi lang kasi yung tatay ko, kung siya magsasabi, kwento ng tatay ko, yung mga Marcos naman daw, inapagandang nagawa. Oo, tama. Hingi agad ng tulong, may respondi. Mindanao na yun ha, taga Mindanao kami. Kaya yung mga sabi nilang yung Marcos kunwari, Marcelo, di ba? Pero para sa akin yung Marcelo, kahit sino namang maging presidente, kung ang pamumuno mo guguluhin mismo ng mga realista, araw-araw nagrally, hindi nagugustuhan yung mga pamumuno mo, kung ikaw naman presidente, gagawin mo yun para sa kakahingi ka ng bayan mo, di ba? Oo, tama ka sir. Tulad lang nung dati, kay Duterte dati. Gira sa Marawi. Sa Marawi nag-Marcelo, sa Maynila. Nagrarally ang mga tao kasi hindi nila nagustuhan. Hindi naman sabitado. Hindi naman sila taga Mindanao. Nandito lang sa Luzon. Ba't ang taga Mindanao masaya sa naging batas Duterte? Yan nga. Tapos dito sa Maynila, napakalaking isyo. Nagrarally yung mga university. Bakit nagmamarsal sa Mindanao? Kung ikaw kaya doon nilagay, yung magpapatayan, isali mo doon. Ayan, tama ka sir. Kaya yung sabi ng mga Marcelo, dapat lang yun. Wala namang mag-umarsyalo kung malinaw yung correct bayan mo. Correct. Kung hindi sila dati nag-alsay, siyempre, hindi sila gumagawa ng pambubomba. Hindi naman magiging Marcelo si yung ibaba ni Marcos. Kaya para sa akin, since Marcos talaga, wala. Hindi magbubago yan. Solid. Oo, solid Marcos. Kami lahat, pamilya namin Marcos. Ayan, saan po ba yung province, sir? Mindanao. Buong pamilya namin, walang bubuo. Mindanao saan? Sa Mindanao, sir? Sambuanga. Sambuanga. Cagayan de Oro. Pero kami nito, Mindanao, matagal lang dito. Pero pamilya namin sa Mindanao, pamilya namin dito na napunta ng Maynila, puros maka-Marcos lahat. Maka-Marcos, maka-Duterte. Hindi lang porque sabing si Duterte taga-amin. Si Duterte talaga. Maganda talaga. Maganda talaga. So, yung War on Drug. Sabi nila, Pilyor. Pilyor daw. Pilyor yun. Kung sa panahon nung dating panahon, kung panahon ng mga, kung di si Duterte naging presidente, kung panahon ng 2016 election, kung ibang naging presidente, baka kahit 11 years old, adik na. Aminin man natin sa hindi, sir, kung hindi naging pangulo si Pangulong Duterte, hindi wala tayong alam na ganun na kalala yung ating bansa, di ba? Yung war on drug, napakaganda para sa akin. Hindi ako adik, kaya nakita ko na maganda. Maganda talaga. Ang bahay namin, mga adik. Hindi ko lang magitin yung lugar. Pero nagsisitabaan na. Ayun, wala ka na makitang pinuman sa daan. Pero nung kapanahon ng 2015. Grabe, lantaran na talaga. Alas City pa lang ng gabi, harangin ka na ng mga tambay. Adik yun, nanginuman. Pero ngayon, walang pandemic ha, except ngayong pandemic. Pero nung panahon na wala pang pandemic, umpisang pag-upon Duterte, lahat ng mga adik nagsitigil. Yung sinasabi nilang namamatay sa war on drug. Kung ikaw ba naman hindi titigil, papayapapin ka. Kung hindi ka naman lalaban, hindi ka naman mamamatay talaga. Kasi sabihin mo nga, sumuko ka nga doon, sumurrender ka, nagbabago ka na. Tapos anong nangyari naman, after a month, bumalik ka na naman. Jadi, nakakasawa naman siguro, kakahuli sa'yo, lalabas-pasok ka lang. Tapos, ganun nangyari, walang mangyari. Di
feeling, wala na akong ganun talaga. Oo, oh, sir. Diba? Kaya para sa akin, yung warong dad. Kumusta po ang ano, sir? Kumusta po ang Mindanao? Okay naman yung Mindanao. Oo, wala namang maganda. Wala problema sa Mindanao. Maganda talaga yung Mindanao. Sa yung iba lang, natakot lang sila pag narinig na Mindanao, pero pag makapunta sila ng Mindanao, kasi, kumbaga, dati kasi ang Mindanao, ano yun, Pasko, araw-araw, kasi putok yung pang-agahan, pang-araw, may putok ang pang-agahan. Lagi naman yun eh. Asahan naman. Pero sa ngayon, wala na. Okay wala na Mindanao. Malinaw na, di ba? Wala kang may narinig ka bang mga, may abusaya, may ano man tayo, mga, yung mga dating mga ano, gulo, pero kukunti na lang. Ito tulad nung mga dasa, past administration nga lagi-lagi halos na panood mo sa TV, TV araw-araw ano ganito ganyan kaya Duterte kami solid. Ayan. Sir, ano po ang last question po, ano po masasabi ninyo sa ating Manila Bingay? Ano maganda? 30 years at 35 years ilan ang presidente dumaan? Halos ay Tagaloson lahat. Ilan ang presidente dumaan, nagawa ba nila itong linisin yung Manila Bay? Daming nagdadasal panahon ng pang-eleksyon kung sino ang pangulong makapaglinis ng Manila Bay, di ba? O ano nangyari nga sa Manila Bay? May nakita pa ang basura, di ba? Wala. Wala. Ayun nga eh. O tingnan, sabi pa nila failure dati. Failure, ayun, failure. Yung mga media. Nakakasira daw to, nakakasira. Na media, pupunta na yung mga media kasi aanuri na yung ano. Kita mo na. Oh, kita mo yung mga tao, anong nangyari sa mga tama ka diyan, sir. Tama ka diyan. Di ba, libo-libong mga tao. Oo. Ano pang usapin nila ngayon? Ano pang muna ni Duterte? Dito pa lang sa Manila Bay, makitang-kita na, gandang-ganda na, di ba? Pambak na basura ngayon, noon, tourist spot na ngayon. Ayan. Enjoy naman, sir. Oo, sobra. First time to, first time. Ayan, first time. Inubukan lang naman, kahit ulan eh. Oo. Saan pa kayo galing yan? Parinyake. Ah, Parinyake. Putor lang kayo, sir. Oo. Dumayo pa talaga sila. Ang daanan doon, okay lang. Oo. Worth it naman pagdating dito, worth it naman. Andun pa kaya? May bantay naman, nagbabalit ako doon. Tolit, pass naman. Kala ko wala mo eh. Mahirap yun. Pero siguro akong parking sa Malbayan. Kasi walang bayan, magkapagbalik. Oo, wala na. Shout out taga Sambuanga del Norte. At sa mga kamag-anak ko dito sa Maynila. Salamat. Salamat ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. Ayan. Yes, sir. Thank you. Thank you. Ano pala ka naman? Channel.